Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kahapon sa Game 1 ng NBA Finals ay tahimik si Jimmy Butler. Siya ay nagtala lamang ng 13 points, 7 rebounds and 7 assists on 6 of 14 shooting sa field and team worst negative 17 sa plus minus. Hindi nga ito mga kaibigan ang inaasahan na performance kay Butler ng Miami Heat at ng kanilang mga fans. Nagsimula nga siya na may 5 points sa first minute ng game at sa sumunod na 37 minutes niya sa loob ng court ay 8 points na lang ang nagawa niya, including ang 2 points sa garbage time. Si Butler nga ang leader ng team na ito. The Heat will go as far as Butler will take them. Credit nga sa depensa ni Aaron Gordon sa kanya. But this is more on Butler not being aggressive enough to force the Denver defense to make any adjustments. Patunay na lang nga dyan ang kanyang 0 free throw attempts sa game na ito. Ang alat nga ng laro nila Caleb Martin and Max Strus. At dahil dyan ay the more na kailangan nila ang opensa ni Butler, ang kanyang isolation plays ay kailangan ng Heat dahil kahit perfectly executed na nga ang play nila at libre na mga tira na nakukuha ng kanyang mga teammates ay hindi talaga ito pumapasok sa game 1. Sa post-game interview ay aminado naman si Jimmy Butler na kasalanan niya ang pagkakatalo ng Heat. Ngunit sinabi niya din na kailangan nilang umatake ng umatake sa game 2. Hindi nga daw pwede magsettle lang sila sa mga jump shot. Madami nga daw ang namintis sila at kailangan nila itong tanggapin at gawing aral patungo sa game 2. Ulit-ulit nga sinasabi ni Butler na dahil sa dami ng jump shots na tinake nila kaya sila natalo. At siya ay aminado dito na ginawa niya din ito instead of putting pressure sa rim. Kailangan niya nga daw umatake at makaabot sa free throw line. Hindi niya nga daw sinasabi na hindi nila kayang may pasok ang mga outside shots. Kailangan nga daw nila na mas madaming layups and free throws at masyadong maluwag din umano ang depensa nila. Ngunit yun lang talaga daw ang naging problema nila. So ayun nga po mga kaibigan, mukhang nadala ang Heat sa kaba nang makita nila ang height advantage ng Denver at panay outside shots na lang ang binitawan nila. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ang Denver Nuggets naman ay isang team na posibleng dynasty in the making, o baka may magsabi na naman na dapat mag-champion muna sila ng tatlo o dalawa bago matawag na dynasty. Mga kaibigan, in the making, dynasty in the making nga ito. At sabi natin yan dahil ang kanilang starting 5 ay pwedeng maging intact hanggang sa taon na 2027 or 2028. Imagine 5 years yan at may edad pa lang ngayon si Nikola Jokic na 28 years old, 26 si Jamal Murray, 24 si Michael Porter Jr., 27 si Aaron Gordon at 30 years old naman si KCP. As long as they stay healthy, wala ngang rason kung bakit hindi natin pwedeng sabihin na sila ay magiging legitimate contender sa West for the next 4 or 5 years. Halos buong season nga ay sila ang number 1 team sa West ngunit tahimik lang sila at nakafocus sa goal. Noon pa man ay gusto ko na nga gawan ng mga video kung gaano katalino si Jokic at gaano kalakas ang team ng Denver Nuggets. Ngunit wala nga nanonood dito dahil hindi sila sikat. Ganun pa man ang team na ito ay pwede nga maging dynasty as long as they stay healthy. Ganun nga sila kagaling mga kaibigan. Habang ang Denver nga ganitong nilalaro, may isang team sa West na tinatawag ng kanilang sarili bilang dynasty kahit na hindi pa nakakaabot sa West Finals. Kahit na hindi din nila mahawakan ang number 1 seed sa West, ay sinasabi ng kanilang star player na wala daw silang problema sa West. Quote, "I'm fine in the West." Well, first round nga nilaglag sila ng Lakers in 5 games. Ang same team na winalis ng Denver Nuggets sa West Finals. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?